bago pa man magpandemya, marami na pong hamon ang mga kinakaharap ng ating mga kababayan na nag-aalaga ng tahong tulad ho dito sa Parañaque City. Nariyan po ang high tide, red tide, maging mga basura at bagyo na kung saan inaanod ang kanilang mga alaga. Pero sa kabila po nito, nananatiling matatag ang ating mga mangisda dahil ito lang ang pangunahin nilang ikinabubuhay. Maraming lamang dagat ang nakukuha sa Manila Bay. At kabilang na dito ang mga tahong kung saan ito ay sagana naman sa bahagi ng coastal ng Parañaque City. Nagsimula yun noong 1970s, 60s, ganyan na kusa naman tumutubo yung taong sa mga baklad, tapra, na gumagamit ng mga kawayan. Hanggang sa tumas na tumas na kami rin ng magandang market. Sa paglipas ng mga taon, ang pagpapalaki ng tahong ang naging pangunahing kabuhayan ng mga residenteng nakatira sa Barangay La Huerta. Kaya naman, sila ay naging isa sa pinakamalaking supplier ng tahong sa Metro Manila. Dito sa lugar na ito, binabaksak ang mga hinahangon, hinaharvest ng tahong to market. Marami ng buyer, kaya na medyo mataas na presyo ngayon. Araw-araw, mahigit sa 1,000 galon na mga tahong ang ibinabagsak dito sa Bulungan Seafood Market. At dito nga namin naabutan ng halos 2 dekada ng magtatahong na si Mang Rodolfo Andaya. Sakay ng kanyang bangka, sinamahan namin si Mang Rodolfo na pumalaot sa kanyang mussel farm sa gitna ng karagatan. At sa aming pagbabaybay, binahagi niya sa amin ang mga problemang kinakaharap ng kanilang tahungan. Dati po kabayan, wala po yung mga floating na yan. Dati po, puro kawayan po dito. Kawayan puro kawayan. Sinatis po ng din, aryo, container at saka drum. Anong nakalagay sa ilalim? Lubid at saka lambat po. Ano, mas ma-okay yun? Ang problema itong kabayan, mataas po yung container at saka yung drum. Mataas? Opo. O tapos? Ang ginawa na ng mga kababayan natin na kuan, walang pambili. Oh. Yan, mga estero, binalot sa lambat para maging kuya. Kasi kung drum, gagastos ka pa. Gagastos ka ng malaki dahil ang drum ngayon 1.6 na eh. Ang mga tahong ay kusang kumakapit sa mga baklad o yung mga kawayan na nakatusok sa ilalim ng dagat. Subalit ang ilan sa mga ito ay pinababaklas ng Department of Environment and Natural Resources o DNR dahil sa polusyong na idudulot mano nito sa Manila Bay. Mas matrabaho po yung floating dahil kailangan maano ka sa boya, alagaan mo dahil napuputol yung tali. Ayon kay Mang Rodolfo, hindi nakakapinsala ang mga kawayan sa dagat, kundi ang basura na galing sa kalapit na kabahayan at mga establishmento. Nung bata ka pa magsimula kang magtatahong. Magtatahong. Malinaw po rin. Malinaw pa itong dagat. Opo, alinaw. Hindi pa kulay ganyan, berde. Hindi po ganyan. Kita mo po ang ilalim. Ilalim. Opo, malinaw. Ang pero napansin ko, napakaraming basura. Opo. Yan po ang isang problema natin. Yung galing po sa looban na mga basura, lumalabas dito dahil ito ang main po na, kwan, na outlet. Diyan po mupunta. Parañaque, yung dinaanan po natin. Oo. Kung magtatapon bawat isang tao doon ng basura, lahat ng bagsak, Parañaque. Ang lumalalang polusyon sa Manila Bay, kasabay pa ng pabago-bagong panahon, ay may malaking epekto hindi lamang sa pagpaparami kundi maging sa pagpapalaki ng kanilang mga tahong. So ilang araw yung bago maging tahong? Kwan po yun. Pag ganito nakalaki, umaabot po siya ng 7 months. 7 months? Opo. Baka matagal din pala. Opo. So, kaya kinukulture po namin para hindi po siya malaglag at saka gumanda yung tao. Paano culture? Paano malaga? Kasi nakakapit sa kawayan, okay. Babalutin mo siya ngayon ng lambat para hindi siya humuros.
Wala bang problema kung palalakihin pa? Nagkakaroon ng problema po dahil kuan pag minsan yung mga toxic ng mga paprika, pag na, oo nga, paprika. Oo, pag nakuha nila. Pag nagbukas sila ng leak nila na galing Poso Negro, gano'n. Oh, oh. Napupunta sa dagat, namamatay ang tahongan natin. Ganun ba? Opo. Kailangan palang wala yun. Paano pag habagat? Habagat po, yun, malakas po rito. Hindi kami lumalaot pag may... Pero hindi nasisira yung mga floating na yan? Sira po yan. Sira? Sa pag mahina ang bural nila, nasisira po yan. Natatanggal? Natatanggal po yan. So, kaya, gagawa na naman? Ayusin na naman nila. Ayusin na naman. Kukumpunin na naman. Matindi rin ang pangamba ng mga magtatahong sa pinaplano at mga sinasagawang reklamasyon ngayon sa Manila Bay. So, pag nag-reclaim dito, ano mangyayari sa inyo? Eh, wala mong problema ang reclamation kung iano nila ang kabuhayan ng mga tao. O ba, hindi. Kung tatakpan to, halimbawa, re-reclaim ito. Kung kailangan natin ipaglaban, ipaglalaban namin. Okay. Ang kagustuhan lang namin, kung tatanggalin man kami rito, mayroong kabuhayan sa Kati na maipapalit namin. Kapalit? Oo. Bagamat naging matumal at kumonte ang nahuhuling tahong sa mga baklad, matyaga pa rin nilang sinisisid ang dagat dahil ito na ang kinalakihan nilang hanap buhay. Tulad ni Tatay Rudy Ilagan na mula pa sa probinsya ng Samar. Kayo doong pinakabata din sa ano? Maninisid? Ha, tama ba? Kung ilang taon na ho kayo? 75. 75 na kayo ngayon? Pero ilang taon na kayo naninisid? Sumula ko pagsisid ng ano? Mga 15 pang edad ko. Ilan? Mga 15. 15 years old. Ay, paano kayo natuto? Nagtingin-tingin sa parasisid. Oo. Oh. Habang nagsisid, nag-review mo na ako. Oo. Oh. Nagturo rin ako pag ano sa kompresor. Gamit ang kompresor, sumisisid si Tatay Rudy sa dagat sa lalim na hanggang 8 dipa. Tansya niya, sa loob ng isang oras na pagsisid, hindi bababa sa 20 kilo ng tahong ang kanyang nakukuha. Simula ho noon, hindi na kayo nagbago ng trabaho? Hindi naman. Hindi naman nung kayo nagkakasakit dahil sa kasisisid? Nakasakit rin ako noon na hingal. Hingal? Hindi kayo nahirapan sa kompresor? Hindi. Hanggang ngayon? Oo. At matapos iahon ang mga tahong, pipiliin na nila ang mga pwedeng ibenta. Madami rin pala nakakapit dito ng tahong, ano? Eh, hindi po tahong to. Ito yung bahong. Hindi po nabibili. Hindi to tahong? Hindi po tahong yan. Bahong po yan. Bahong? Opo. Eh, bet parang korting tahong? Opo. Kawik siya ng tahong, kaso nga lang itim po siya, kabayan. At saka yung laman... Ay, bakit hindi nabibili? Hindi masarap? Hindi, masarap din po siya. Kaso nga lang po, kabayan, talagang... Hindi po siya qualified na kuan, iano sa merkado. Ah, ganoon? Opo. Walang bibili. Upang makita ang iba't ibang klase ng tahong, yes! Lumipat ako ng bangka kung saan nila pansamantalang inilalagay ang mga nakuhang tahong. Ang bahong, itong itim po. Itim. Opo. Ito ang tahong. Opo. Pero lumalaki din yan. Lumalaki po. Kaya din po yan. Sa tahong. Kaso nga lang po, ito, pag kumapit po sa kawayan mo na hindi mo tinanggal, yung mga halikabok ng dagat, kaya niyang kuhanin. Ito po yung kabayan. Wow! At hindi na rin namin pinalagpas ang pagkakataon na matikman ang mga sariwang tahong na pinakuluan habang nasa gitna ng dagat. Iba talagang lasa. Iba ang lasa ng kwan po, yung tamis. Harvest. Sariwa. Iba talaga pag bagong harvest. Dito rin namin nalaman na mas matamis pala ang laman ng mga maliliit na tahong kumpara sa malalaki. Ang kasi ang karaniwan, inang pinipili, malalaki. Kasi diba? Po, ang malaki po, marami pong magagawa. Pwede mo po siyang bigtahong. Pero kung kakainin mo lang ng... Ayun pa sarili po. Mas matamis po ang maliliit. Inistim mo lang. Ayun na, maliliit. Sausaw lang sa suka na may sili. Opo. At ayon sa nutritionist dietitian na si Annika Dakiwag, maraming sustansya ang pwedeng makuha mula sa mga tahong.
Maganda rin naman ito para sa mga gustong magpababa ng timbang. Sila ay low fat at saka low calorie. Ibig sabihin, mainam to sa mga taong nagpapapayat. Mayaman din siya sa iodine. At saka mayaman din siya sa omega-3, na which is good for the heart, at hindi siya nakakakos ng hypertension. At ang masustansya mga tahong, abot kaya din ang bulsa ng mga Pilipino. Umaabot lang sa 130 hanggang 150 pesos ang per gallon ng mga tahong. Dahil sa mababang presyo, yun ang na-afford ng tao ngayon. Hindi kagaya ng mga isda ngayon na sarili nating isda, pero inaangkat natin sa ibang bansa. At pagkatapos anihin, dadalhin na ang mga ito sa Pampang para naman linisin. Mapabata man o matanda, kanya-kanyang tanggal naman ng mga taliptip na mga tahong at yung mga sumabit na lambat mula sa kawayan. Kailangan nila itong tanggalin bago ibenta sa pamilihan. Nay! Wow, naglilinis pa rin kayo. Ilan taon na ho kayo? 72 years old na kayo? Ilan taon na kayong nagkaganyan? Tagal na. Tagal na? Yan talaga ang hanap buhay nyo. Magkano kinikita nyo? 200, maghapon na. Bulto-bulto kung bilhin ang mga tahong dito sa Bulungan Seafood Market. Kaya naman, doble sikap ang mga magtatahong para makamit ang demand sa mga pamilihan. Dami nito. Sa inyo lahat ito. Araw-araw ho, ganyan karami. Ngayon lang po, Sabado Linggo. Pagkaalangan ni araw mo, kunti lang 5 sako lang. At upang matulungan ang mga kababayan nating magtatahong, bumuo din sila ng isang kooperatiba para suportahan ang kanilang pangangailangan. Napapautang po yung co-op para makabili sila ng kawayan kasi no-order pa po yung kawayan. So nakakautang po sa inyo? Apo. Tapos paano yung bayad? Kagandahan naman po kasi doon, yung inuutang din po nila sa amin po, na yung kikitain nun, binabalik din namin sa kanila as cooperative. So parang ano lang din po. Pinapaikot? Pinapaikot lang. Ikot-ikot lang? Yes po. Libo-libong mga kababayan natin ang umaasa sa pagtatahong mula sa mga lumalaot at sumisisid sa dagat, mga humahakot ng sakusakong tahong, at mga naglilinis at nagbebenta ng mga tahong. Kaya ang kanilang panawagan. Ang tahongan natin lalo natin mapasigla ng gobyerno natin dahil ang daming taong dito kumukuha ng pangsuporta nila sa araw-araw na pagkain. Kapag nababanggit ang lungsod ng Bacoor sa Cavite, hindi mawawala sa isip ang kanilang mga lamang dagat. At isa sa ipinagmamalaki nilang mga produkto ay ang talaba. Katunayan sa dami nga ng mga talaba dito noon, pinangalan pa ang kanilang mga barangay sa talaba. Diyan talaga yung mabilis, no, na mag-produce at malaking supply na pinagkukunan ng talaba sa part ng Bacoor. Ang katangian ng Bacoor B, hindi katulad sa iba't ibang probinsya, no, na meron ding mga talaba at tahongan na kadalasan ay taon-taon merong issue ng red tide, pero yung Bacoor, wala akong nabalitaan ngayon. No? Katulad ng mga tahong, kusang kumakapit at nabubuhay sa kawayan ang mga talaba. Kaya naman, magandang negosyo ito, lalo na para sa ating maliliit na mga isda. Yan yung natural eh. Natural na nabubuhay sa isang pangisdaan tulad ng Bacoor B na hindi mo na kailangang mag-input ng kapital. No? Hindi mo na kailangang kumanap pa ng mga
similya, ng tahong, ng talaba. Ito yung aquaculture na talagang non-feeding na patok na patok, no, sa mga mahihirap na mga maliit na mga isda at mga mamayan. Ito nga ang nakagisna na nahanap buhay ng 54 na taong gulang na si Mang Bong Benosa ng Barangay Talabados, na ayon sa kanya, pinupulot lamang nila noon ang mga talaba sa may dalampasigan. Ang talaba noon napakarami dyan. Oo, dyan. Sinisisid lang namin, kinakapa nga lang eh. May anong ginawa ng tatay ko, doon sa kubo niya, naglagay siya ng balag na yung lutang. Sadya talaga pang talabahan. Kumpara sa tahong, mas matagal anihin ang mga talaba na inaabot ng mahigit 8 buwan. Dito sa amin, eh, kung anong pag-alaga mo sa talaba, siya rin yung sa tahong. Eh, kasi noon, ang ginawa ng tatay ko ng mga katalabahan, mga puno ng kawayan, ay matagal talaga na siya masisira. Kaya lang, noon nga, nung nawala na yung talaba na yung mga pukpukin na yan, parang dumalang na rin yung mga kapit ng talaba. Yan, yan. At kagaya ng mga tahong, masustansya din ang pagkain ng mga talaba. Yan, kabayan ang matatabang talaba. Ayan o. Yan ang fresh na talaba. Wow! Malamis-lamis po yan, kabayan. Alam mo ba niya? Lasang talaba. Isa sa pinakamahal na uri ng shellfish ay ang oyster o ang talaba na karaniwang nabibili ng 150 pesos per gallon. Oo! Oh. Pasensya na kayo, talagang mahal talaga ngayon. At upang makita ang pag-ani ng mga ito, sinamahan namin si Mang Bong sa kanyang talabahan. Sa 4 na beses niyang pagsisid, patingin yung kuha mo, kuya. Hindi man lang nangalahati ang laman ng kanyang lambat. Aabutin ng buong maghapon kung gusto niyang makarami ng ani. At bukod sa kakaunti, maliliit lang din ang mga nakuha niyang talaba. Madalang na eh. Hindi na katulad dati. Paliwanag naman ng Department of Environment and Natural Resources kung bakit pinatatanggal nila ang mga kawayan sa tahungan at talabahan ng mga mangisda sa Cavite man o Parañaque. Lahat ng ginagamit na kawayan ay gawa ng pamamaraan upang maiwasan po yung na makarating ito doon sa iba't ibang panig ng Manila Bay dahil na nagiging water debris siya, no? At merong epekto doon sa kalidad ng tubig ng Manila Bay. Maliban dito, tulad sa Parañaque, umaaray din ang mga mangisda sa Cavite dahil sa mga isinasagawang reclamation projects. Ang pagbubungkal ng lupa na pagtatayuan ng mga pundasyon ay malaki ang epekto sa kanilang kabuhayan. Project na Cavitex na yan, dyan talaga na wala ang mga talabang pukpukin dyan. Basta maraming laman dagat dito na wala, yung Batutoy na wala rin. Siyempre, yung tao, wala rin naman magagawa dahil nandyan na yan. Kung ano yung sumibol dito, dyan, yan na lang yung pinakikinabangan. Mas malaki yung naging epekto kasi nabago talaga yung katangian, no, nung lugar, at nagbago rin yung ano yan, salinity ng dagat. Kasabay ng reklamasyon, marami ang nawalang bakawanan o yung mangroves na binabahay naman ng iba't ibang uri ng isda. Maliban doon sa breeding ground siya, siya rin ay susupply ng pagkain ng iba't ibang klaseng species na nabubuhay diyan, lalong-lalo na sa ngayon, no? Dahil sa climate change, yung nararanasan natin na unpredictable na yung panahon, ang isa sa pinaka-best na mitigation sana para least yung epekto sa mga komunidad ng mga mangisda ay yung bakawan. Kaya kung magtutuloy-tuloy ang naturang mga proyekto, kapo ang bayan ng Parañaque at Pacoor sa Cavite
na dalawa sa pinakamalaking pinagkukunan natin ng tahong at talaba, hindi malayong ikamatay ng kanilang industriya. Nakakalungkot isipin dahil yan ang kabuhayan na binuhay na sa amin ng aking magulang. Tapos ngayon, ako naman ngayon ang nangangasiwa. Sa totoo lang, mahirap din na mawala Automatic ang ano dyan dislocation ng kabuhayan nila at dislocation doon sa kanilang paninirahan. Kasama na dyan siyempre yung hindi ka nga nag-aalaga ng taong at talaba, pero doon rin nakaasa yung kabuhayan mo. Limbawa, yung mga maninida, no? Yung naglalako ng mga taong at talaba na doon din nabubuhay, apektado na yun. At sa long time, siyempre ang malaking epekto dyan, yung food security natin. Ayon naman sa Philippine Reclamation Authority, talagang kinonsider din doon sa yung social impact nun, yung dislocation. Tulad ni Bacoor na meron talaga affected na fisher folks, nakalagay naman doon na i-relocate siya, and then these people na stakeholders na yun would still get their source of living. Magkakaroon ng determination or assignment na naman ng bagong fishing grounds. Sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ngayon ng ating mga magtatahong at magtatalaba, umaasa pa rin sila na mapapakinggan sila ng mga bagong nanunungkulan sa ating pamahalaan. Hindi naman kami tutol dun sa pagpapaganda ng lugar namin. Kaya lang, kung papaunlarin man nila yung tabi na yan dyan at magkakaroon man ng project dito, abay bigyan nila kami ng lugar na kung saan nila kami talagang pagtirika ng kabuhayan tulad ng tahongan na ito. Yung panawagan natin, kagyat din, no? Naitigil na yung lahat ng mapanirang mga proyekto, lalong-lalo na na-reklamasyon. Panatilihin natin na ang pangisdaan natin ay pangisdaan para sa mga maingisda. Ang kabuhayan na ito ay hindi lang mahalaga para sa ating mga mandaragat na magtatahong at magtatalaba. Ito rin ay upang makapagbigay ng sapat at ligtas na supply ng pagkain sa mga mamamayang Pilipino. Hindi lang ngayon, kundi hanggang sa mga susunod pang henerasyon.